Okay, share ko lang guys, someone asked. Let's talk about the supercontinent Pangaea daw. Ano nga ba ito? Let me explain something. Ang Pangaea ay isang supercontinent that was proposed by Alfred Wegener noong 1912 as part sa kanyang theory of continental drift, which was later on associated sa theory ng plate tectonics ngayon. About 200 to 300 million years ago, ang 7 continents daw natin ay nagmula sa iisang continent na tinatawag na Pangaea, derived from the Greek word Pangaea, meaning all the earth. Ang supercontinent na ito ay pinalilibutan lamang ng iisang ocean na tinatawag na Panthalassa. Pero ano nga ba ang mga evidences na ang Earth noon ay mayroon lamang iisang continent? First evidence, ang continents daw natin ngayon ay saktong-sakto kapag ginawang isang continent. Dahil sa mga coastlines ng continents na ito katulad na lang ng Europe at Africa na pinaniniwala ang magkarugtong noon. May mga fossils rin na ginawang evidence katulad na lang ng extinct plant na ito na tinatawag na Glossopteris na mayroong heavy seeds na hindi kayang liparin ng hangin o tangayin ng ocean currents. At ang fossils nito ay natagpuan sa iba't ibang continents ngayon katulad na lang ng Australia, Antarctica, India, South America at South Africa. This indicates na magkarugtong talaga ang mga continents natin noon dahil ang Antarctica, Australia, India, South Africa at South America ay magkarugtong sa map ng Pangaea. Scientists also believe na ang continents natin ngayon ay babalik sa isang supercontinent after 250 million years dahil patuloy pa rin na nagmumove ang mga tectonic plates kung saan nakapatong ang continents natin. Yun lang! Bye! Okay, share ko lang guys, someone asked. Let's talk about the recently discovered na collision of black holes daw. Ano nga ba ang nangyari dito? Let me explain something. Ang black hole ang pinakamadilim na bagay sa space dahil walang presence ng light dito sa kahit anong wavelength. Ito rin ay mayroong malakas na gravity na kayang higupin ang kahit anumang bagay na malapit sa kanya, kahit light. Mainly, black holes are formed kapag namatay ang isang massive star. So ano nga ba yung nag-collide na black holes? May na-discover ang mga scientists na dalawang malaking black holes na nagbanggaan. Sa pag-collide ng dalawang black holes na ito, nag-create ito ng tinatawag natin na massive black hole na kasing bigat ng 142 na araw. At tinagurian na nga ito as the largest black hole collision ever detected in space. Nangyari ang collision na ito 7 billion years ago o mas matagal pa kesa sa birth ng sun natin na nangyari 4.6 billion years ago. Pero bakit nga ba ngayon o bago lang ito na-discover? Dahil nangyari ang collision malayong malayo sa galaxy natin. Paano nga ba nila ito na-detect? Sa pagbangga ng dalawang black holes na ito, nagke-create ito ng ripples o ito yung tinatawag natin na gravitational waves. Nagta-travel ito sa space pagkatapos ng collision. At dahil nga sobrang layo nito, recently pa lamang dumating ang waves na ito sa Earth na na-detect ng LIGO or Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Yun lang! Bye! Okay, share ka lang guys. Someone asked, bakit nga ba raw pumula ang buwan noong isang araw? Dahil ito sa total lunar eclipse. Ano nga ba ito? At paano ito nangyayari? Let me explain something. Sabay sa pangyayari ng eclipse ang astronomical event na supermoon kung saan ito ang pinakamalapit na situation ng buwan sa Earth ngayong 2021. Kasabay ng fenomeno na ito ang bloody moon. Pero wag po tayong makonfuse dahil nangyayari ang pamumula ng buwan kapag total lunar eclipse. At pagkatapos ng eclipse na ito, bumabalik rin sa normal na kulay ang buwan. Nangyayari ang total lunar eclipse kapag nag-align ang sun, Earth at Moon at kapag nag-pass through ang Moon sa inner umbra ng Earth kung saan ito ang pinaka-dim na parte ng shadow ng Earth. Pero bakit namumula pa rin ang Moon kahit sa pinaka-madilim na parte ng shadow ng Earth ito napupunta? Dahil ito sa atmosphere ng Earth. Here's a picture of Earth during a total lunar eclipse. Ang red ring na yan ay sunset or sunrise sa kabilang dako ng Earth at yan ay nire-refract ng atmosphere ng Earth papunta sa Moon. Ang sunlight kasi ay nagko-contain ng lahat ng kulay at kapag na-reach na nito ang atmosphere ng Earth, fini-filter out nito ang ibang kulay maliban sa red, kung saan ito yung nare-refract or nagbe-bend patungo sa moon. Nangyari ang total lunar eclipse noong isang araw at around 7:11 PM hanggang 7:25 PM at masasaksihan muli natin ito dito sa Pilipinas sa November 8, 2022. Yun lang! Bye! Okay, share ko lang guys, someone asked, maiba pa nga ba raw na solar system aside sa solar system natin? Ano nga ba ang tawag dito? Let me explain something. Ang tawag sa solar system in general ay planetary system. And the answer to the question is yes po, maiba pang mga planetary system outside sa solar system. Para makonsider ang isang planetary system na isang system, kinakailangan ang star nito ay mayroong planets na nag-o-orbit dito. Nakadiscover ang mga astronomers ng more than 3,000 stars na mayroong planets na nag-o-orbit.
And so far, may mga planets na nanadiscover ang mga astronomers outside sa solar system. At ito na nga ang tinatawag natin na exoplanets. Kagaya na lang ng Kepler-16b na isang planet na nag-o-orbit sa dalawang stars. So kapag sunset or sunrise sa planet na ito, we can see two views of setting or rising stars. Mayroon rin silang na-discover na system na tinatawag nilang TRAPPIST-1 system, kung saan may 7 planets na nag-o-orbit dito na halos kasing laki lang ng Earth at magkalapit lang ang mga planetang ito. There are billions of stars and other heavenly bodies outside sa solar system at sa galaxy natin. So most probably mayroon pang mga exoplanets at planetary system na hindi pa nadidiscover. Kaya patuloy pa rin ang mga flyby at space missions sa pag-discover dito. Yun lang. Bye! Okay, share ko lang guys. Someone asked, planet pa nga ba raw si Pluto? Let me explain something. The answer to the question is yes po. Ang Pluto ay isang planet na situated sa pinaka-end ng solar system. Pero hindi siya full-sized planet dahil kinonsidera siya ng International Astronomical Union noong 2006 bilang isang dwarf planet. Meaning hindi na siya napapabilang sa iba pang mga planet sa solar system. So from 9 planets, mayroon na lamang 8 planets ang solar system. Bakit nga ba? Ang kriteriya ng International Astronomical Union para makonsider ang isang planet na isang full-sized planet ay una, kailangan ito naka-orbit sa Sun. Pangalawa, kailangan sphere or nearly round ang shape nito. At pangatlo, kailangan clear ang neighborhood nito. Na-meet ni Pluto ang first two qualifications ng isang planet. However, hindi ito pumasa sa third qualification na kailangan clear ang neighborhood nito. Ano nga ba ito? Kailangan walang ibang malapit na object sa kanya maliban sa kanyang satellite o ang Moon. However, ang Pluto at iba pang mga Kuiper Belt objects ay nagsishare ng iisang orbital neighborhood, kaya ito na demote. Yun lang! Bye! Okay, share ko lang guys. Someone asked, let's talk about Aurora Borealis daw. Ano nga ba ito? At saan ito nang galing? Let me explain something. Ang Aurora Borealis o mas kilala bilang Northern Lights ay isang polar natural light display sa sky. Meaning makikita siya both Northern and Southern Hemisphere, pero ang pinagkaiba nga lang nila, sa Southern Hemisphere ang tawag rito ay Aurora Australis. Nagkakaroon ng mga lights na ito dahil sa solar winds ng Sun at sa magnetosphere ng Earth. Ano nga ba ito? Ang solar winds na nagmumula sa Sun ay dulot ng expansion ng plasma na nasa outermost layer ng Sun. And since patuloy itong umiinit, hindi na ito nahuhold ng gravity ng Sun, kaya ito nagtatravel papalayo ng million miles per hour. And thanks to magnetosphere ng Earth, dahil ito ang nagpoprotekta sa atin sa harm na maaaring makos ng solar winds dahil pinapabounce back lang nito ang particles ng solar winds. However, mayroon pa rin mga particles ng solar winds na nakakapasok sa Earth, mainly sa North at South Pole dahil dito mahina ang magnetosphere ng Earth. At kapag ang solar winds ay nagkaroon ng contact sa nitrogen at oxygen na present sa atmosphere ng Earth, dito na nga nagkakreate ng light na tinatawag natin na Aurora Borealis. Yun lang! Bye! Okay, sure ka lang guys. Someone asked, totoo nga ba raw na hindi tayo makakaapak sa Jupiter dahil puro lang ito gas? Let me explain something. The answer to the question is yes po. Wala tayong matibay na surface na maaapakan sa Jupiter dahil it is mainly composed of hydrogen and helium. So kung gusto mong umapak sa Jupiter, para ka na rin nagtatry na umapak sa clouds dito sa Earth. So kapag nahulog ka sa Jupiter without enough sources of oxygen, for sure hindi ka na makakasurvive dito dahil ang atmosphere ng Jupiter ay walang oxygen. And kung gusto mo pang pumasok sa kaloob-looban nito, mas lalong hindi ka na makakasurvive dahil ang temperature sa core ng Jupiter ay umaabot ng 24,000 degrees Celsius o mas mainit pa sa surface ng Sun. However, according to some scientific researches, beneath the clouds of Jupiter ay mayroong ocean ng metallic hydrogen. And you really can't survive here dahil malakas ang gravitational force dito at mataas ang temperature. Yun lang! Bye! Okay, share ko lang guys. Someone asked about dun sa recent iceberg na napapabalita. So let me explain something. Ang iceberg or glacier na ito ay pinangalan ng A76 na humiwalay sa Antarctica. Yes po, humiwalay ito. Pero bakit nga ba? According to National Ice Center, ito ay isang natural na proseso ng mga glaciers na tinatawag natin na calving o yung pagbiyak ng isang parte ng glacier.
Ito ay nagmula sa Rhone Ice Shelf ng Antarctica at humiwalay patungo sa Weddell Sea. At ito na nga ang nangyari sa A76 iceberg na siyang kinukonsidera ngayon as the world's largest glacier na kasing laki ng halos dalawang Davao City na isa sa pinakamalaking cities sa buong Pilipinas. Ayon naman sa isang research professor sa University of Maryland, hindi ito isang resulta ng global warming or climate change, kaya wala tayong dapat ikabahala dahil hindi ito magdudulot ng rising of water level. However, we can't deny the fact na ang global warming at climate change ay isang global problem and it continues to melt some parts of Antarctica. Yun lang. Bye! Okay, sure ka lang guys. Someone asked, bakit nga ba raw Google ang tawag sa Google? Saan nga ba ito nang galing? Let me explain something. The original name of Google was Backrub, derived from the term backlinks since ang program nga nila ay nag-a-analyze ng backlinks. Ginawa ito ni Larry Page at Sergey Brin noong September 4, 1998 bilang isang research project sa Stanford University under sa program ng computer science. The word Google was an accident term. Ang pangalan talaga nito ay Google, meaning ito ay isang mathematical term or number na 1 tapos sinusundan ng 100 zeros dahil ito nga ang goal ng kanilang program ang magkaroon ng ganito kalawak na scope. Pero sa pag-verify ng founder nito kung available pa ba ang term na google.com sa Internet Domain Registry, aksidenteng na misspell nito ang Google to google.com at dito na nga nagsimula ang name nito. Yun lang. Bye! Okay, share ko lang guys. Someone asked, ano nga ba raw ang Tagalog ng charger? Let me explain something. But before anything else, let me share some of the common English words that most of the Filipinos ay nahihirapang i-translate sa Tagalog. Number 1, math. Sipnayan. Number 2, cinema. Pinilakang tabing. Number 3, website. Pook sapot. Number 4, headphones. Pangulong hatinig. Number 5, geometry. Sukgisan. Number 6, gravity. Dagsin. And lastly, ang charger ay pantablay. However, ang word na pantablay ay isang neologism. Ano nga ba ito? Ito ay isang newly coined term ng charger sa Tagalog. Yun lang. Bye! Okay, share ko lang guys. Someone asked, bakit nga ba raw tayo naluluha kapag tayo ay naghihiwa ng sibuyas? Let me explain something. Ang mga sibuyas ay mayroong tinatawag natin na amino acid sulfoxide sa bawat cell nito. Kapag hinihiwa natin ang sibuyas, nire-release nito yung amino acid sulfoxide kasama ng isang enzyme at nagke-create sila ng chemical na tinatawag natin na sinpropanethyl S oxide. Para mas madali niyong maintindihan, ito ay isang chemical na nagiging gas in room temperature at ito yung pumapasok sa ating mga mata. Nagke-create ito ng sulfuric acid sa ating mga mata kaya ito mahapdi. And as a natural response ng ating mga mata, nagpo-produce ito ng disinfectant liquid para matanggal yung acid na nagkukos ng hapdi. And since patuloy yung paghiwa mo ng sibuyas, continuous rin yung pagpasok ng gas sa yung mga mata, continuous rin yung pag-produce ng liquid, at hindi ito nakokontain ng ating mga mata, kaya tayo naluluha. Yun lang. Bye! Okay, share ko lang guys. Someone asked, ano nga ba raw ang silent letter sa word na sent? Ang S o ang C? Let me explain something. Mayroon tayong tinatawag na digraph. Ano nga ba ito? Ito ay dalawang letters na kapag kinumbine natin ay nagpo-produce ng one sound. Kagaya na lang ng SH na pinopronounce natin as SH. So basically, walang silent letter sa word na sent dahil ang S at C ay isang digraph at nagka-create ito ng one sound. Though they're almost similar sa pag-pronounce natin ng word na sent na S at sent na C, malalaman pa rin natin ang difference nito kapag in-apply natin sa isang situation. And also, if we listen thoroughly sa pag-pronounce nito, mas soft ang SC kesa sa S at C. So again, walang silent letter sa word na sent dahil ang S at C kapag kinumbined ay nagpro-produce ng one sound. At ito ang tinatawag natin na digraph. Yun lang. Bye! Okay, share ko lang guys. Someone asked, ano nga ba raw ang nauna? Ang orange na prutas or orange na kulay? Let me explain something. Ang word na orange ay na-discover noong 13th to 15th century sa English dictionary. So ano nga ba ang tawag nila sa kulay at prutas noong hindi pa ito na-discover? Ang tawag nila sa kulay ay yellow red o mas kilala bilang yellow red. Ang tawag naman nila sa prutas ay naranga, which is an Indian word na nagde-describe ng citric fruit dahil sa India nga na-discover ang prutas na ito. Ginamit rin ng mga French ang word na ito
at tinawag nilang Naranje at ito na ngayon na publish sa English Dictionary noong 1500s, which eventually na simplify into orange. Para naman sa yellow-red na color, this was changed into orange noong 1600s, adapted from the name of the fruit orange dahil nga magkakulay sila ng yellow red. So basically, mas nauna ang orange na prutas bago ang orange na kulay dahil hinango ang orange na kulay mula sa orange na prutas. Yun lang. Bye! Ano ang English ng tao? Okay, sure ka lang guys. Ano nga ba ang English term ng tao po? Let me explain something. Walang direct translation ang phrase na ito, kaya kailangan natin i-understand ang full context nito. Ang tao po ay ginagamit natin kapag tayo ay dumating sa isang lugar at hinahanap natin ang tao na naandun. So basically, is anybody home is the usual English term for this. However, alam mo ba na ang tao po ay isa sa mga supernatural or superstitious beliefs ng mga Filipino? Noon kasi ginagamit ito bilang isang short term for the phrase tao po ako ng mga Filipino para i-declare ang kanilang sarili na sila ay tao at hindi aswang o elemento. Ang mga ancestors kasi natin noon ay naniniwala na ang mga aswang at elemento ay nasa paligid lang at wala silang kakayahan na makapagsalita ng phrase na ito. So kailangan nila ng assurance na tao talaga ang nasa labas at hindi aswang o elemento. So basically, I'm a human is acceptable pero para sa paniniwala nila noon. Yun lang. Bye! Check lang guys, I found this on TikTok and wanted to try this. A single piece of coiled DNA is known as a chromosome. What is the biggest planet in our solar system? You all know this, Jupiter. At what temperature are Celsius and Fahrenheit equal? It's negative 40. Which satellite has traveled the farthest from our solar system? It's the Voyager 1, which was launched last 1977, I guess. So it's Voyager 1. A magnifying glass is what type of lens, concave or convex? Concave is that type of lens na papasok, while the convex is paumbok. And magnifying glass has the type of lens na paumbok, so it's convex. Pure water has a pH level of around, in a room temperature, it is 7, pero kapag in-expose natin siya sa different factors ng Earth, such as the gases and whatnot, mag-change ang pH level nito, so it's 7. What is the most abundant gas in the Earth's atmosphere? At around 78 or 79%, I guess, this was followed by oxygen, so it's nitrogen. What is the largest type of big cat in the world? When we say large animal, kailangan natin i-consider yung density ng muscle nila. So kapag mas dense ang muscle, mas stronger ang animal na ito. And since tiger has denser muscles than lion, so it's tiger. On the periodic table, what symbol stands for silver? Silver in Latin is called argentum, so it's Ag. Yun lang. Bye! Share ka lang guys, someone asked, kapag ba raw nahulog ang pagkain sa sahig, pwede pa ba raw ito kainin dahil wala pang 5 seconds? Let me explain something. Nangyayari ang bacterial food contamination in less than a second dahil ang mga bakterya ay present lang anywhere. So the answer to the question kung pwede pa ba kainin ito ay hindi po. Pero magdedepende ito sa type ng pagkain, sa lugar kung saan nahulog ang pagkain, at sa duration ng time na nahulog ang pagkain. Kapag ang pagkain na nahulog ay mamasa-masa o mataas ang rate ng moisture, mas mataas ang numbers of bacteria na makukuha nito. Because in order for the bacteria to grow, kailangan ito ng moisture. So kapag wet ang pagkain, mas nakakagather ito ng more bacteria than the drier foods. Second, kung ang lugar na nahulugan mo ng pagkain ay obvious na madumi kagaya na lang nito, mas mataas talaga ang chances na madudumihan ang pagkain regardless of the time. However, kung nahulog mo ito sa sahig na malinis naman sa paningin mo, well, as what I have said, hindi natin nakikita ang mga bacteria with our naked eyes. At isa pa, the more flat the surface ng pinaghulugan mo ng pagkain kagaya na lang ng tiled floor, wooden floor, and the like, mas nakaka-transfer ito ng bacteria dahil mas nadedistribute nito ang bacteria evenly sa food mo. Third, para naman sa time, the longer the food sits underground, mas marami ang bacteria na makukuha nito. In totality, kahit ano pang factor yan, kapag nahulog ang pagkain mo, wag na po natin itong kainin dahil marami ang species ng bacteria na present anywhere. Some of these are harmless, pero baka hindi mo na namalaya na pathogenic na bacteria na pala ang dumapo sa pagkain mo. Yun lang. Bye! Share ka lang guys, someone asked, kapag ba raw nahulog ang pagkain sa sahig, pwede pa ba raw ito kainin dahil wala pang 5 seconds? Let me explain something. Nangyayari ang bacterial food contamination in less than a second dahil ang mga bacteria ay present lang anywhere. So the answer to the question kung pwede pa ba kainin ito ay hindi po.
Pero magdedepende ito sa type ng pagkain, sa lugar kung saan nahulog ang pagkain, at sa duration ng time na nahulog ang pagkain. Kapag ang pagkain na nahulog ay mamasa-masa o mataas ang rate ng moisture, mas mataas ang numbers of bacteria na makukuha nito. Because in order for the bacteria to grow, kailangan ito ng moisture. So kapag wet ang pagkain, mas nakakagather ito ng more bacteria than the drier foods. Second, kung ang lugar na nahulugan mo ng pagkain ay obvious na madumi kagaya na lang nito, mas mataas talaga ang chances na madudumihan ang pagkain regardless of the time. However, kung nahulog mo ito sa sahig na malinis naman sa paningin mo, well, as what I have said, hindi natin nakikita ang mga bacteria with our naked eyes. At isa pa, the more flat the surface ng pinaghulugan mo ng pagkain kagaya na lang ng tiled floor, wooden floor, and the like, mas nakaka-transfer ito ng bacteria dahil mas nade-distribute nito ang bacteria evenly sa food mo. Third, para naman sa time, the longer the food sits underground, mas marami ang bacteria na makukuha nito. In totality, kahit ano pang factor yan, kapag nahulog ang pagkain mo, wag na po natin itong kainin dahil marami ang species ng bacteria na present anywhere. Some of these are harmless, pero baka hindi mo na namalayan na pathogenic na bacteria na pala ang dumapo sa pagkain mo. Yun lang, bye! Okay, share ko lang guys, someone asked, ano nga ba ang kaibahan ng nang na ng at nang na nang? Let me explain something. Ginagamit natin ang nang na ng kapag sinusundan ito ng noun, kapag mayroong involvement ng possession o pagmamayari, at kapag nasundan ito ng adjective. For example, binigyan ako ng bulaklak ni Susan. Ang bulaklak ay isang noun. Nasunog ang bahay ng mga Argente. Ang bahay ay pagmamayari ng mga Argente. Pwede ring, nag-abot ng makapal na libro si Alan. Ang makapal ay isang adjective. Para naman sa nang na NANG, ginagamit natin ito sa unang parte ng pangungusap, kapag inuulit-ulit natin ang verb, kapag isinasaad natin ang manner ng verb, at kapag pinaikli natin ang term na at ang. For example, tumakbo ng matulin si Juan. So nasa pagitan ng verb at manner ang nang na NANG. Pwede ring utos ng utos ang ina ni Maria. So umuulit ang verb. Yun lang. Bye! Okay, share ko lang guys, since some of you ay nagtatanong at nagme-mention nito sa akin sa isang video, saan nga ba napupunta ang mga na-delete na natin ng mga files, photos, and etc. Let me explain something. Some phones and devices ay equipped ng feature na tinatawag natin na recently deleted or recycled bin. So maaaring makita natin rito ang mga na-delete na natin ng mga files. However, if you are talking about permanently deleted, nandyan pa rin yan sa device mo. Technically speaking, permanently deleted ay tinatawag natin na unrecoverable dahil na-overwrite lang ito ng ibang mga files. So kapag may dinilit ka at patuloy ka pa rin gumagawa at gumagawa ng mga files, natatakpan lang nito ang mga na-delete na natin ng mga files. However, nandyan pa rin yan sa device mo, unless masira ang device mo physically at nadamay ang hard drive. That is why maaari pa rin natin itong ma-recover through analysis or with the help of experts sa ganitong field. Yun lang, bye! Okay, share ko lang guys, since some of you ay nagtatanong at nagme-mention nito sa akin sa isang video, saan nga ba napupunta ang mga na-delete na natin ng mga files, photos, and etc. Let me explain something. Some phones and devices ay equipped ng feature na tinatawag natin na recently deleted or recycled bin. So maaaring makita natin rito ang mga na-delete na natin ng mga files. However, if you are talking about permanently deleted, nandyan pa rin yan sa device mo. Technically speaking, permanently deleted ay tinatawag natin na unrecoverable dahil na-overwrite lang ito ng ibang mga files. So kapag may dinilit ka at patuloy ka pa rin gumagawa at gumagawa ng mga files, natatakpan lang nito ang mga na-delete na natin ng mga files. However, nandyan pa rin yan sa device mo, unless masira ang device mo physically at nadamay ang hard drive. That is why maaari pa rin natin itong ma-recover through analysis or with the help of experts sa ganitong field. Yun lang, bye! Okay, share ko lang guys, someone asked, bakit nga ba raw nakakapagsalita ang mga parrots at ang ibang mga hayop ay hindi? Let me explain something. There are three reasons kung bakit at paano nangyayari ito. Una, ang mga parrots ay mayroong region sa kanilang brain kung saan mayroon itong clusters of neurons na tinatawag nating song nuclei. At ang mga hummingbirds, parrots at songbirds lamang ang may kakayahan sa vocal learning. Pero ang mga parrots lamang ang may capability na makapag-produce ng sound kagaya nating mga tao. Pero bakit nga ba? Dahil ito sa shell system na nagka-cover sa core ng kanilang brain which other birds don't have. At may capability ito para makamimic ng voice ng mga tao.
Second, ang voice box ng mga parrots ay mas complex kaysa sa ating mga tao at mayroon itong voluntary muscles na siyang nagkocontrol sa sound na pinoproduce ng parrot. And lastly, ang mga parrots kasi ay mga communicator at sociable birds, kung kaya't naghahanap sila ng attention sa kanilang surroundings. So the more na nakikipag-interact sila sa mga tao, the more na nakakopy nila ito. Yun lang, sure ba lang guys, someone asked, safe nga ba raw kainin ang malinis o walang molds na parte ng inaamag na tinapay? Let me explain something. Kapag ang isang parte ng bread ay nag-molds, lahat ng parte nito ay hindi na malinis, kahit pa malinis ito sa paningin natin. Bakit nga ba? Ang molds kasi ay isang fungi or fungus. Kagaya ng ibang fungi katulad na lang ng mushroom, ang ibang parte lamang nito ang nagpapakita sa surface. Yung nakikita nating malakoto na texture sa molds, ito ay tinatawag nating sporangium. Ito ang reproductive part ng molds na nagre-release ng spores na kaakibat rin ay molds at hindi natin ito nakikita. Isa pa, kahit maliit lang yung nakikita nating molds sa bread, sa ilalim nito mayroong roots ng molds na kumakalat sa buong tinapay at hindi rin natin ito nakikita. Kaya huwag po nating kainin ang malinis na parte ng inaamag na tinapay dahil iba't ibang species ng molds ang present rito. Maaaring ang iba ay hindi nakakasama sa atin pero marami ang nagdadala ng diseases na nakakamatay. Yun lang! Bye! Okay, share ko lang guys, someone asked, solid nga ba raw ang rings ng Saturn? Let me explain something. Ang rings ng Saturn ay binubuo ng mga remnants ng comets, asteroids, moons, and other heavenly bodies. Ito ay mga icy rocks na kasing laki ng dust hanggang kasing laki ng mga bundok. Kung ang pinopoint out ng question mo kung one solid platform lang ba ang ring ng Saturn, hindi po. However, ang mga particles na bumubuo rito ay solid. Pero bakit nga ba synchronized ang ring ng Saturn? Bakit hindi ito pumupunta sa ibang direction kundi paikot lamang sa Saturn? Dahil ito sa moons ng Saturn kagaya na lang ng Pandora, Atlas at iba pang mga moons na tinatawag natin shepherding moons. Ang mga moons na ito ay situated in between sa rings ng mga Saturn. Yes po, hindi lang isa ang ring ng Saturn. There are 7 groups of rings ang Saturn. Ito ang mga pangalan nila. Ang gravity ng moon ng Saturn ang nagsusustain sa position ng rings ng Saturn. Yun lang! Bye! Okay, sure ko lang guys, someone asked, bakit nga ba raw hindi naka-alphabetical order ang keyboard natin? Let me explain something. Ang tawag natin rito ay QWERTY arrangement or QWERTY pad. This was made by Christopher Sholes and was first used noong 1840 sa mga typewriters. Pero bakit nga ba ganito ang arrangement nito? Noon kasi ang gumagamit ng mga typewriters ay mga telegraph operators o yung mga nagsisend at nagde-decode ng Morse codes para makakommunicate sa radio, landlines, and the like. At ang alphabetical order na keyboard ay nagpapahirap sa kanila sa pag-translate ng Morse codes. Bakit? Dahil sa kinakailangan nilang bilisan ang pag-type, nagja-jam ang keyboard dahil most of the frequently used alphabets ay malapit lang sa isa't isa, katulad na lang ng O, tsaka P. At dahil rito nagsasabay ang mga tabs ng typewriter pababa at nagja-jam ito, katulad na lang ng nasa picture. Kung kaya't naimbento ang QWERTY arrangement para mas mapadali ang trabaho sa pamamaraang naaabot na iba't ibang fingers ang mga alphabets nang hindi nagbabangga. Yun lang. Share ko lang guys, someone asked me to create a short segment about long English words. So gawin natin ito with a twist. Do it this at sabayan mo ako na i-pronounce ang mga long English words na ito. You go first and I'll follow. Number 1. Incomprehensibilities. Number 2. Sesquipedalianism. Number 3. Disestablishmentarianism. Number 4. Aqueous alino-alkalino ceratio alumino sucuprio vitriolic. Let's add 2 of my favorite long English words. Number 5. Hippopotomonstrosa sesquipedaliophobia. Number 6. Numuno ultramicroscopic silico-volcano-cunaiosis. Nakuha mo ba lahat? Yun lang! Bye! May nagtanong sa akin kung ano daw yung Tagalog ng toothpaste. Okay, share ko lang guys. Ano nga ba talaga ang Tagalog ng toothpaste? But before anything else, let me share some of the common English words that most of the Filipinos ay nahihirapang i-translate sa Tagalog. Number 1, strawberry, presa. Number 2, keyboard, teklado. Number 3, honeymoon, pulot gata. Number 4, pupils sa mata, balintataw. Number 5, panty, brief, or underwear in general ay karsonsilyo. Number 6,
toothpaste, pasimada, at marami pang iba. But since the question is all about toothpaste, let me explain something. Before, ang tawag nila rito ay pasta sa ngipin, derived from the Spanish word pasta de dientes. Pero binago at ginawa nila itong dentripisyo, hango mula sa salitang Espanyol na dentifrico, dahil magkaiba ang meaning ng pasta at toothpaste. Pero ang ginagamit talaga ng mga Pilipino noong hindi pa sila sinasakop ay pasimada. Yun lang, okay, sure ka lang guys, someone asked. Ang English nga ba raw ay isa sa mga platforms para ma-measure ang intelligence? Let me explain something. May iba't ibang field sa pagiging matalino. You can be intellectually inclined sa math, pwede rin matalino ka sa language, at pwede rin matalino ka in multiple fields. Meaning, may kanya-kanya tayong talino. So if ang forte mo ay English or verbal linguistics to be specific, at dyan ka matalino, then speaking English is one of the bases. However, in general, if you're just talking about speaking English alone, then it is not a basis for general intelligence or yung kalakhang talino. You can be smart without knowing how to speak English, because intelligence knows no specific language. We should always remember what Albert Einstein said, the measure of intelligence is the ability to change. Therefore, you can be or you are smart in your own ways. Yun lang, bye! Ano nasa bubong nila? Ano ba yun? Okay, share ko lang guys, since some of you ay nagme-mention ito sa akin. Let me explain that video. Ano nga ba ang tawag sa nakikita nating umiikot na bagay sa taas ng bubong katulad nung nasa video? Ang tawag doon ay roof extractor fan or roof ventilation. Ginagamit ito para ma-regulate ang temperature sa loob ng isang infrastructure para maiwasan ang too much heat or too much cold that can cause microbial growth sa bubong or sa loob, brittleness or yung pagkabulok ng raw materials and the like. Pero paano nga ba ito nagpa-function? Let me explain something. Ang umiikot na bagay na ito ay mayroong butas na vertical or diagonal na siyang responsible sa circulation or pagflow ng air mula sa loob papunta sa labas and vice versa para ma-regulate yung ventilation sa loob. So bale, nagsa-circulate lang yung hangin. Yun lang! Bye! Alam nyo ba na ang oxygen mismo ang pumapatay sa atin? Okay, share ko lang guys, since marami sa inyo nagme-mention nito sa akin. Let me explain that video. First of all, rusting occurs kung present ang tatlong components na ito. Water, iron, at oxygen. Pero bakit nga ba hindi nangangalawang ang iron na nasa body natin e may presence of oxygen and water naman rito? Let me explain something. Ang iron ay part ito ng hemoglobin. Ang hemoglobin ay responsible sa kulay ng blood, which is red. Mayroon kasi itong tinatawag na heme, at ang heme na ito ay nagko-contain ng iron molecules at sila ang responsible sa pag-carry ng oxygen. Hindi ito nangangalawang dahil ang iron na nasa body natin ay hindi sa form ng ferric iron na nakikita natin sa mga nangangalawang na bagay. Ang iron na nasa body natin ay nagtatransform into ferrous iron at bounded ito sa heme para maabsorb ito. In short, iba ang iron na nasa body natin sa iron metal na nangangalawang. Yun lang, bye!